Hello! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga karo trip. Itong ingredients na ating lulutuin, i-flash ko na sa screen. So ngayon, magluluto tayo ng ginataan na isdang bato. Ito ang tawag dito nung tinanong ko sa palengke nang bumili ako. Actually, hindi ko nga kilala yung gaano tong isda na to, pero isdang bato daw ang tawag. So ito yung mga ingredients natin na pinitas pa ng mga gulay sa aking likod bahay. Ito yung malunggay. Siyempre, andyan yung mga binili natin na ricado, kamatis, bawang, sibuyas at luya. So eto na, hahatiin na natin tong isda para magkasya sa ating paglulutuan na kawali. Naku, medyo mapurol pa ang aking kutsilyo dyan. Sa sobrang madali, hindi ko na nahasa. Nagmamadali tayo kasi mga karotrip, kasi maya-maya may lakad pa tayo. Meron pa tayong trabaho. So eto, nakapagluto lang saglit. Ayan, hinati ko na. Then syempre, i-prepared ko na. Gagawin ko kasi muna dito is ipapaksiw muna natin para yung lansa ng isda hindi ganon kalasa at mas maging masarap pag ganitong luto. Pag itong ginataan na isda, ganito talaga ang aking ginagawa. So ayan na, ayan na yung kamatis. Sinalansan ko na at nilagyan ko pala yan ng lemongrass. Yan, pampadagdag, pampabango yan sa ating lulutuin. So ganyan ang ginagawa ko, sinasalansan ko muna yan sa ilalim. Then iibabaw ko na yung isdang bato natin. O yan, so ito, ayusin natin para at least maganda yung pagkaluto, maging pantay. So ayan na. Konti lang to, tabang-tama lang na pang-ulam natin ngayon. So, inagyan ko rin siya ng sili na green. Ito na, lagyan natin ng paminta para may anghang-anghang naman. Then, lagyan natin ng asin yan. O ito, dagdagan natin pa. Ito na, nilagyan ko ng konting suka. Siyempre, paksiw muna. Kaya may suka yan talaga. Okay. So, ito na. O, nilagyan ko lang ng konting tubig. Hindi naman masunog. So, ito na yung gata natin. O, ito. Lalagyan ko pala ng turmeric, yung powder na luyang dilaw. Diyan ko na inhalo sa gata. Ganyan ang madalas kong ginagawa. Then paminta po yan, yung nalo ko rin dyan. Yan, imimix na natin. Ganyan lang pag mix natin yan. Kutsara lang yan. Kayang-kaya na yan. O yan, lagyan pa natin ng konti na turmeric. Dagdagan natin kasi para magkulay yung ano, gata. Epic rin yan, pandagdag rin ng ano yan, ng sarap. Medyo nasanay na tayo dyan sa ganyang luto. So, ihalo na natin yan. Ihalo na natin yan. Yan na yung ating gata. Coconut milk. Then, nilagyan ko pala siya ng fish broth cubes para magkaroon ng additional na lasa. Para mas maging masarap ang kalabasan. Ito na. Kunti lang yan. Actually, mabilis lang maluto to. Alam naman natin ang isda. Mabilis lang maluto yan. At hindi na tayo gaanong maiinip dyan. So, ito na. Ilagay ko na yung alugbati na pinitas ko pa sa aking bakuran. Yan, may tanim pala akong alugbati dito. Kaya sariwang-sariwa po yan. Ayan. Medyo marami-rami ang gulay natin. So, naguguto na ba kayo? Natatakam na ba kayo? Ayan na, ayan na, ayan na. O, diba? Ayan, sinasabi ko eh. So, kumukulo na. Then, ito naman. Lagay na natin yung malunggay. Sa aking likod bahay pa binitas yan. Ayan, marami tayo, mayaman tayo sa malunggay dito sa ating likod bahay.
So, ano pang gagawin natin? Didamian na natin. Yan na nga lang marami. Oo, tingnan nyo naman, no? Marami-rami. Then, ito, kumukulo-kulo na. Okay, okay na to. Pwede na natin kunin. At makakain na tayo. At ako'y may lakad pa. Oh, so, ito na, oh. Oh, diba? Nakakatakam kahit pa paano. Sa mga nanood, maraming maraming salamat ulit sa inyo. Sa mga ating mga kapwa vloggers dyan, maraming salamat sa suporta. At mga organic viewers natin. Okay, hanggang sa ulitin. Ito pala, hinalo ko. Black rice pala yung ating kakainin ngayon. Halina na kayo. Kain na tayo. Pakain sana, pili na lobo, puno-puno.